Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ating pong ipinagdiriwang ngayon ang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Piligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain yung rin. Mga kapatid, sa ating awit na pambungad, ang ating awit ay Alleluia. Dahil sa araw na ito, sa linggo na ito, ating inaalala na ang ating Panginoon ay hindi nagtapos sa kamatayan, kundi siya ay muling nabuhay. Kaya po, sa buong simbahan, sa buong mundo, ito po yung ating ibinabahaging mabuting balita. Sana sa ating sarili, ang kinin natin, itong katotohanan na ito ng ating Panginoon ay kasama natin magpakailanman. Siya ay buhay na buhay. At ito yung paanyaya sa ating lahat na tanggapin natin ang mabuting balita ng buhay. Gloria in excelsis Deo. Dios, 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 D
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng Pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakapuso ng mabuting balitang ipinahayag ng mga sinaunang Kristiyano at nagpapatuloy na batayan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinapako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos nang siya'y buling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamigitan ng kanyang pangalan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung inyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, nakikibahagi ang Kristiyano sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bilang isang bagong lilikha, ang Kristiyano ay namamatay sa kanyang dating makasalanang pamumuhay at nabubuhay sa Espiritu ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayo'y matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating kurkairang pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipitiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasalanan, kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas ng kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga. Hari ng ligaya, magbasbas ka. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya
pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kaparokya, mga kapatid na sa loob ng simbahan at yung ating mga kapatid sa ating mga tahanan na sumusunod sa ating online mass, magandang hapon po at siyempre yung ating dakilang pagbati sa araw na ito. Happy Easter po sa inyong lahat. At pwede ba batiin natin ang buong simbahan? Batiin natin ang buong mundo, ang ating buong bansa. Sabay po natin sabihin, Happy Easter. Parinig po natin. Happy Easter! Malakas sa simbahan. Pero ang mga nasa tahanan, tahimik eh. Ulitin natin po. Sabay-sabay. Happy Easter! Total Easter Sunday ngayon. Bago po ako mag-sermon, pwede bang kumanta? Pero sabay-sabay po tayo, ayokong ako lang ang kumanta. Oh, hindi po ako ready. Kunin ko yung aking gitara. Hindi po ako ready. Easter Sunday ngayon eh, kaya medyo creative po ang dating natin. Ito yung aking gitara. Kita nyo naman, maliit ito. Oh. Ito lang yung kaya kong bilhin. Pero ito yung instrumento. Opo. Ito yung instrumento na una kong ginamit nung bata pa ako. O, di bali, kakantahin natin. Narinig nyo ba? Sing alleluia, the Lord is risen. He is risen indeed, alleluia. Sing alleluia, the Lord is risen. He is risen indeed, alleluia. Parang kulang yatang vocal cords ko ngayon kasi minsan ko lang gawin ito. Sabayan niyo ako ha, go. Sing alleluia, the Lord is risen. He is risen indeed, alleluia. Sing alleluia, the Lord is risen. He is risen indeed, alleluia. Palakpakan natin, Panginoon. Siyempre, nangingibabaw yung saya natin, no? Sa araw kung kailan ang ating Panginoon, inaalaala natin na pagkatapos siyang ipinako sa krus, pagkatapos siyang namatay, akala lahat kadiliman na, akala ng lahat ura ng pag-asa, yan po yung nababasa natin sa mga ebanghelyo, pero narinig po natin si Maria Magdalena ang unang pumunta doon sa libingan. At gulat na gulat, siyempre hindi niya inaasahan, tayong lahat, marami tayong mga bagay na hindi inaasahan, maraming sorpresa po sa ating buhay. Yun yung imahin ni Maria Magdalena. Pero dahil nais pa rin niyang makasama si Lord, ang ating Panginoon,
Kaya sinikap niya puntahan yung lugar kung saan nilibing ang ating Panginoon. Nagulat siya dahil wala na yung pintuan, sabi sa Ebanghelyo. At wala na siyempre ang katawan ni Jesus na nilibing doon sa libingan na yun. Kaya tumawag, call a friend. Kaya tumakbo yung dalawang alagad, si Pedro na medyo matanda-tanda na, kaya naunahan siya doon sa kanyang kasamang mas bata, si Juan, hindi sinabi sa Ebanghelyo, pero itong kasama ni Pedro, si Juan Ebanghelista ito, apostol, mas bata. Ito yung binalikan natin katotohanan sa araw na ito. Hindi po ito bastang tradisyon lang. Naging tradisyon siya dahil ang katotohanan ay mula sa ating Panginoon. Nung pumunta ang dalawa pang alagad, sila din ay gulat na gulat dahil ang nakita nila, bukas na yung libingan, nakita nila yung mga lino, kayong lino na naiwan doon sa loob ng libingan na parang wala na. Siyempre po, bawat isa sa atin mga kapatid na sa simbahan at tahanan, ang inaalaala po natin yung unang araw na muling nabuhay ang ating Panginoon. Hindi siya kwento lamang, kundi isang pangyayari. Kaya sabi ni San Pablo, salamat at muling nabuhay si Jesus ating Panginoon. Kasi kung hindi siya totoong muling nabuhay, walang saysay ang meron tayong pananampalataya. Para lang tayong naniniwala ng kahit ano lang, pero walang katibayan, walang proofs, evidences. Sa araw na ito, una nating balikan yung katibayan. Bakit muling nabuhay, sinasabi natin si Jesus? Anong katibayan? Empty sepulcher. Yun, number one yun. Wala na laman ang libingan. Empty sepulcher. Pangalawa po, ang ating Panginoon ay nagpakita sa kung saan-saan. Ito yung mga darating na linggo. Yung mga apparitions mismo ng ating Panginoon. Marinig-rinig po natin yan. Mababasa po natin yan sa Ebanghelyo. Siya'y nagpakita sa dagat, siya'y nagpakita sa mga ganitong lugar. O, yun, isang proof yun, ebidensya. At siyempre, yung mga witnesses, yung testimonies. Kasi, nagpakita si Jesus, mayroon tayong mga testigo sa kanyang mga pangyayaring ganon. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon ngayon, mga kapatid ko, dahil natawid natin ang Semana Santa na punong-puno ng panalangin, pasalamat, sakripisyo. Natawid natin ang Semana Santa na kahit ganitong paraan, palagay ko naman nagkaisa pa rin tayo sa Eucharistia, sa ating mga pagdiriwang ng liturhiya. Di man natin nabuksan para sa lahat, pero sabi nga natin hindi naman lahat importante yung nasa labas. Ang importante yung ating kalooban. Ito na yung sinasabi nating Semana Santa sa kalooban. Hindi na siya bisita iglesia, hindi siya sobra-sobrang liturhiya,
Pero yung ating Semana Santa, malamang mas malalim. Kasi po eh, sabi nga ng isang kaibigan natin eh, mas ramdam na ramdam niya ang Semana Santa ngayon. Dahil walang distractions. Mga kapatid, ang anyaya ng ating simbahan ngayon eh, ano? Saan gusto tayong dalhin ang ating Panginoong Diyos pagkatapos itong muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Hindi po siya isang araw. Ang Easter, hindi siya isang araw, isang panahon, Easter season. Parang yung Lenten season, mahabang paghahanda po yun. Yung ating Easter season, na umpisa ng Easter Sunday ngayon, ay mahabang panahon ng kagalakan. Kaya yung kagalakan, kasiyahan. Ito yung ipinamahagi ng simbahan sa atin. Mangyari ko ano mangyari, dapat hindi tayo malungkot eh. Dapat hindi tayo mawalan. Kasi ang ating pananampalataya ay hindi pananampalataya sa kawalan, kakulangan. Kagabi, sa liturhiya ng kandila, sabi ng pari, si Kristo ay ang ating kaliwanagan. Mga kapatid, ito po yung pinakasentido ng panahon ng muling pagkabuhay. Tayo ay hindi anak ng kadiliman, kundi tayo ay anak ng kaliwanagan. Yung kaliwanagan na yan, damihin natin sa ating kaisipan, sa ating mga puso, sa ating espiritu, kaluluwa. O, kasi yung kaliwanagan na yan, malamang hindi natin masyadong nakikita sa labas. Kung gusto mo ng kaliwanagan, o, hindi ito parang vaccine na nasa labas, na nangangapa tayo kung anong gagawin natin. Puro madilim pa. Pero sa pananampalataya natin, ang handog ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay ay walang iba kundi kaliwanagan sa buhay, sa kabanalan, at sa kaligtasan. Kaya po, ang ating simbahan ay punong-puno ng kanta, Alleluia, Alleluia, the Lord is risen. Ano po dapat ang ating tugon sa bigay handog ni Jesus sa atin? Kasi kadalasan ang Diyos ay nagbibigay sa atin, okay? Hindi nga naubusan ng mga biyaya at handog. Lagi ang kamay niya ay patungo sa atin. Eh sana hindi lang siya yung nagbigay, kundi tayo din ay tumanggap. Pagkatapos ng tumanggap, tayo din ay mamigay. Ang Diyos ay nagbigay. God loves. And we welcome His love. We receive His love. We accept His kingdom of justice and love. Huwag yung siya lang. Eh kayo halimbawa eh, gusto yung magbigay. Eh sa kabila naman, kaganon. Anong feeling mo? Ay, hindi maganda. Samantalang ikaw, nagbigay, may tumanggap, sabay, thank you. Ay, sarap. Palagay ko ito yung imahen sa ating liturhiya ngayon na nabigyan tayo ng kaliwanagan.
tanggapin natin. At pagkatapos natin matanggap para sa sarili natin, pamahagi natin. Mahina tayo sa pamahagi. Amahagi ka. Yun bang halimbawa eh, sinasabi ko nga sa kumpisal eh, nang umpisal ka, alam mo, pinatawad ka. Para naman makita yung pagpapatawad ng Panginoon sa iyo, magpatawad ka rin. Ipamahagi mo sa kapwa ang pagpapatawad ng Panginoon. Paano mo ipamahagi yung kanyang kapatawaran? Iwasan mong away. Iwasan mong chismis. Iwasan mo makasakit ng damdamin. Iwasan mo yun kasi isipin mo naman, napatawad ka na, tapos mamaya nangahampas ka pa rin. Nananakit ka pa rin. Nag-ano ka ng mga sama ng loob. Anong klaseng kapatawaran natanggap mo sa Diyos? Kaya, andyan siya, nagbigay sa atin. Andyan ka, dalawang kamay, tanggap mo ang biyaya ng kaliwanagan at kaligtasan. Ngayon, sa susunod, sikapin mo, find better ways to share God's blessings. Para sa atin lahat ito. Wala sa edad ito. Walang senior-senior dito. Walang bata dito. Lahat tayo dapat may Easter mission. Easter mission. Kaya po, i-share ko sa inyo, ano yung Easter mission natin? Be a pro-life. Be a pro-life. Yan ang profile natin. Ngayon, yung profile natin, puro ID na lang. Profile na lang. Profile pic sa Facebook. Profile pic sa kung saan-saan. Ang dami natin. Kung anong nilalagay natin mga profile pic dyan sa ano. No. Yung ating profile bilang Kristiyano, maging pro-life. Oh. Pero anong ibig sabihin para sa atin ng pro-life? Yung pro-life, hindi ka kontrabida. Ikaw yung bida. Muling nabuhay. Muling nabuhay. Binigyan ka ng Panginoon ng buhay. Huwag kang magkontrabida. Ikaw maging bida. Kasi ang life, bida. Ang kalaban ng buhay, kontra. Marami sa inyo yata kontrabida. Maging bida tayo. Bida sa tamang sentido. Hindi yung nagbida-bidahan. Hindi. Ang Panginoon ay buhay. Bida. Pro-life. Tayo ay maging bida sa pamilya, bida sa mga kasama, bida sa mga kaibigan, bida sa trabaho. Palagay ko, yun po yung Easter mission ng bawat isa sa atin sa loob ng mga 4-5 linggo. O, pro-life. Hindi maging kontra-life, kontra-bida, kundi kaibigan sa buhay. Ano yung pro? P-R-O. Ano yung P? Productive. Ba't alam nyo? Eh, nasa monitor kasi kayo talaga, mahilig mangupya. Oh. Yung pro-life, yung people, productive. Marami sa atin ngayon, kulang sa productivity. Kung mayroon man, baka mamaya, mas marami sa atin yung hindi productive. Huwag niyong kalimutan, maraming beses nag-sermon ang ating Panginoon dyan. Di po ba, yung butil dapat nasa magandang lupa para
magbigay ng 30, 60, 100-fold. Yun po yun. Kailangan productive ka. Binigyan ka ng talento, sabi ng Panginoon. 5, 3, 1, okay lang. Pero yung 5, kailangan magbigay ka ng 5. Yung 3, magbigay ka rin ng 3. Inalala nyo, yung may isa, binaunpan niya. Kaya naging 0. Hindi pwede yun. Kailangan pro-life ka, maging productive ka. Yung egos, sabi ng Panginoon minsan, ikaw egos, 3 taon ka na, nanabuhay, wala namang bunga. Mamunga ka, puputulin kita pag hindi ka mamunga. Kaya pag tayo maging pro-life, letter P, productive. Kahit hindi tayo perfect, okay lang. Basta tayo ay maging productive. Letter R, hindi ko masyadong i-explain na yan kasi paulit-ulit ko nang binanggit yan. Yung R, ano yung R? Alam nyo na naman, kasi nandito sa monitor. Ang paborito ko, responsive. Hindi lamang responsible. Marami sa atin, baka responsible eh. Pero yung responsible, ginagawa lamang niya kung ano yung inuutos niya sa kanya. Yung responsive, kahit hindi inuutos, nakikita mo naman eh, nagagawa mo. Yun ang pro-life. Hindi yung bastang limitado ka lang sa anong sinasabi ng iyong magulang, ng iyong kapatid, ng iyong kaibigan. No! Ang pro-life, creative. Another word yan. Kaya dapat responsive tayo. Kasi sa magulang sa anak, ikaw magulang eh. Sasabihin, nakita mo anak, o sige, gawin mo yan. Ito naman si anak, ginawa na yung inutos mo, marami pa siyang nagawa. Eh, matutuwa ka noon. Kasi yung anak mo, yung estudyante mo, hindi lang responsable, kundi responsive. Tanong ko nga sa inyo, sino ba sa inyong responsible? Oh, kita nyo, wala nyo talaga alam. Responsible. Sino sa inyo ang responsive? Wala din. O, si ate dyan lang. Opo. So, iba po yun. Mas maganda yung responsive kaysa sa responsible. Yung last letter, letter O, ano pong ibig sabihin yan? Optimum. Alam nyo na naman kasi nasa monitor eh. Hindi opium. Yung opium, ibang mundo yun. Lumulutang ka lang nun. Wala kang sarili nun. Yung optimum, kung anong meron ka, naayos mo. Optimum level. Mga kapatid, Happy Easter po sa ating lahat. Pamahagi natin ang ating mabuting balita. Hindi po nagtapos ang buhay ng ating Panginoon sa kamatayan, kundi nalampasan po niya ang kamatayan dahil muli siyang nabuhay. Bawat Kristiyano, ang kahulugan ng ating buhay ay hindi lamang nagtatapos sa mundo. Nalampasan po natin yan. Kaya ang ating buhay pala ay hindi lamang para dito, kundi para sa kabilang buhay. Ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Gantimpala po yan sa lahat ng nampalataya sa Kanya. Maging pro-life po tayong lahat, productive, responsive, and optimum para sa buhay sa lahat ng panahon. Amen. Magsitayo ang lahat. Gagawin po natin ngayon ang pagsariwa ng mga pangako na ginawa po natin noong tayo ay bininyagan.
taon-taon po natin ginagawa ito, pagtataksil, pagtatakwil sa kasalanan at pagsariwa sa ating pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalubing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Taligdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng Kanyang banal sa Simbahan Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y magapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng Kanyang angkan. Sabay-sabay po nating gawin itong pangakong ito nasa simbahan at nasa tahanan. Pakisagot po ninyo itong katanungan. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Sa Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pang-aakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang sagot po ninyo, sumampalataya kami, sumasampalataya kami. Sa Diyos, ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa Kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsikap, mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang Kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa Kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at nalulukluk sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal ng Simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo sa simbahan at sa tahanan, gawin natin ang sinyal, tanda ng cross. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin
ng bayan. Sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoong, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak na Diyos sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman buong pagtitiwala tayong umasang ipagkaloob niya ang ating mga kahilingan, manalangin tayo, Panginoon muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga biktima ng karahasan ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal natin yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga may pangangailangan sa ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang
ng iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mahamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, sisawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunye siya ang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makakangyarihan, naming banal, ikaw bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaya pinaghati-hati niya iyon, naabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang apunin, huwag kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo nung bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tunay-tunayin, sa rin ay inihain, bilang ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa kamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. Ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at magdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay na aming patrona, si San Jose, mga apostol, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri si Kranong sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Tayo ang lahat. Sa tagabili ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus, ating Panginoon na muling nabuhay, ipahayag natin ng lakas loob. Diyas lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalata at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan mula sa ating Panginoong muling nabuhay. Peace be with you po. Oh,
ito, mga kapatid, si Jesus ang ating Panginoon na nagtagumpay sa buhay, nanaig sa kamatayan, kasalanan, nilupig ang lahat upang tayo ay bigyan ng kabanalan at kaligtasan. Mapalad tayong lahat, ninyahan sa Kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa ating lahat, Happy Easter.
Parang gusto kong kantahin uli yung ating kanta, pero wala na akong gitara. Ibali, God is risen. He has risen from the dead. Kaya po, sa loob ng 4-5 linggo ng panahon ng muling pagkabuhay, sikapin natin na matagpuan natin ang tunay na kaliwanagan, tunay na kagalakan, at tunay na kasiyahan. Hindi po madali yan. Hindi po madali. Pero sa tulong ng mahal na Birhen, mga banal, tulong ng ating Panginoong Diyos, yung kalungkutan, yung kahirapan, dapat manaig ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating buhay. Kunting anunsyo lang po, maraming nagtatanong kung anong gagawin natin sa susunod na linggo. Tapos ng Semana Santa. Sa susunod na mga araw, kasi patuloy pa yung ating ECQ, pagpatuloy natin yung online, yung misa natin, sarado pa ang simbahan, pagpatuloy po muna natin yung ating online mass na wala munang mga tao, kasi yun po yung pang-aalaga ng gobyerno sa atin. Adjust tayo. Mag-cooperate po tayo sa ating local government, sa ating national government, kasi lahat naman yan para sa ating kalusugan. So, Martes, Miyerkules hanggang Sabado, ganito din po, online tayo. Ha? Yung mga nasa tahanan, ganito pa rin. Malamang sa susunod na linggo, sikapin natin na i-announce. Pero ang target po natin, gusto nating yung ating dalawang misa. Alas 6 at alas 8 sa umaga. Kakayanin po siguro natin yan. Tapos dalawa din sa hapon, yung 5 at saka 6:30. Pero yung 6:30, tingnan natin yon. Baka aga-agahan natin. Basta't magkaroon po tayo ng misa din sa linggo. Ganun pa man, yung ating Facebook page. Doon po nyo makikita kung ano talaga ang development natin sa schedule of masses sa ating parokya. Sa ibang oras ng araw, yung hindi pa sa misa, bukas naman po, kahit kunting bisita iglesia, sandali, okay lang po. Pero iiwasan pa talaga natin muna yung gatherings na maramihan, kasi yun po yung utos sa atin. Happy Easter po sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na magapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Aleluya, aleluya. Tapos na ang ating banal na Eukaristiya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and peace. Let us bring all of you down and sing your praise on our days. For your love is fire as the heavens above us, and your faithfulness has set in us the door.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.